this video ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-prepare papuntang work. So, unang-una, of course, nang dahil meron kaming positive case, so, ito po ang ginagawa ko. Siyempre, kailangan yung buhok ay nakatali. Kailangan walang buhok na nakalugay sa inyong mukha o sa aking mukha. No jewelries. Of course, I have to wear my glasses. Tapos, ito yung outfit ko. Itong uniform namin. Scrub uniform. Tapos, ipapakita ko sa inyo, pagdating doon sa trabaho, kami po ay magbihis. Hindi po ito ang isusuot namin sa loob ng aming trabaho. Ipapakita ko sa inyo pagdating ko doon. At kailangan talagang ng hygiene, kailangan wash properly ng dahil sa Omicron na lumaganap sa buong mundo. So kailangan talaga na may good hygiene tayo. So, to be able to get that good hygiene, you have to wash your hands regularly. Make sure your nails is short. Tapos, kailangan yung glasses pagdating doon ay huhugasan din. Para walang mga particles na dumadapo. Kasi hindi natin makikita, hindi natin maiwasan din na mag-touch tayo sa ating mga pasyente o sa ating mga kasama, hindi na kasi airborne itong COVID. So kailangan nating malinis. So pagdating ko doon, ipakita ko sa inyo kung paano ako mag-prepare papuntang trabaho. Syempre, magbigay ako ng maraming oras. So, halimbawa, mag-start ako ng 2 o'clock. 10 to 1, aalis na ako dito sa bahay. Kasi gusto ko na maaga ako doon at makapag-prepare. Kasi magbihis pa ako papunta doon. Tapos magsuot pa ng mga complete PPE. So, pakita ko sa inyo kung paano yung the whole process. So, galing sa bahay, ito po ako. Tapos, pagdating doon, iba na yung damit ko. At saka iniwan ko na din yung shoes ko doon kasi ayokong dalhin dito sa bahay. Tapos, pag after work, syempre, i-doffing namin yung mga PPE namin, yung mga mask namin. So, pag uwi namin, syempre, isusuot na naman namin ito ulit. Tapos, yung sapatos ko na galing dito, yun na din yun ang isusuot ko. Kasi ayokong magdala ng germs from work to my place. Tapos itong damit ko, magbihis na ako doon sa garage. Hindi ko na dalhin dito sa loob. So, iwan ko na doon sa garage. Tapos doon ko na iwa-wash. Tapos maligo ako agad after work. Dati hindi ako nagwa-wash ng hair every day. But if I come from work, I have to wash my hair. You know why? Because hindi kami nagsuot ng hairnet. Yung protection namin is cover lang yung mukha. May glasses, goggles, naka-mask. Tapos may gown kami. Tapos naka-gloves. Yun lang. So yung buhok namin is exposed ng kahit anumang mga dumadapo, mga bacteria na dumadapo, andun yun sa buhok. So, kailangan maligo after sa trabaho. So, ganun yun. So, I will see you later, guys! Yan ang bag ko. That's my bag. Okay, hi guys! Ito po yung complete outfit ko na galing sa bahay papuntang work. So, ito po. Ayan. So, ang dadalhin ko lang sa trabaho para iwas, hindi na ako nagdala ng mga magandang bag. Ito na yung bag ko sa work. Kasi, ayaw nating i-expose ito sa mga bacteria natin dun sa trabaho. Hindi natin maiwasan. Kaya ito lang yung bag ko
nadala. Wala akong masyadong bit-bit, kundi ito lang at saka yung phone. So, ayan. See you guys! I show you later. Okay, bye! So, ito na po yung damit natin na isinusuot. From yung sinuot ko kanina, ito na po yun. Tapos, magsuot pa kami ng gown after this. So, ayan. So, this is it. Dito ako sa change room. Ayan po, guys. Ayan, ito na po yun. Tapos, magsuot tayo ng mask. Isusuot natin yung goggles. Ayan. Ito na po yung hall. Ano natin? Mamaya na ako magsuot ng gown. Kasi papasok pa kami sa handover. Kailangan malinis. So, pag mag-start na kami ng work, saka na kami magsuot ng gown, gloves, at yun. So, ito na po yung damit natin. At may iba na yung sapatos natin. Ito po yung sapatos natin. Ayan. So, ayan. Tapos mamaya na tayo magsuot ng gown. Okay. Thank you, guys. Sobrang init. Kaya ang ginawa ko, meron akong maliit na fan. Ayan. Para kung mainitan ako, may pang ano ako. Tapos, ikiklinel. Yun. Salamat, guys. Hello, ma'am. Look at my hair. Parang i-shade ko na ata to. Kawawa naman yung buhok ko. Ganito ako. Break time! Break time!